Yan. Ito ang ilan sa mga naging statement ni Patrick nang sumalang siya sa Behind the Wall interview last week dito sa SC. Matapos sa nakaka-intrigang panayam na ito, agad naming hininga ng reaksyon si Jeneline tungkol sa sinabi ni Patrick. Ayoko na mag-comment. So, all I can say is I'm happy and, you know, content. Dennis, on the other hand, seemed more sensitive about what Patrick said. Kung wala naman talaga, hindi naman makakatulong, huwag naman pansinin. Hindi na tama na, alam mo yun, kung na masali pa yung mga hindi na dapat madami. Kasi ako, mapag-usapan lang yung anak ko. Sensitive talaga yun. Pag yung anak mo na yung nadadawit sa mga bagay na hindi na kailangang pag-usapan pa. Ayoko na sanang mag-comment para sa kanya. Pero, sana maayos nila, maayos na lang nila kung ano man yung mga problema nila. Sa ngayon, both Dennis and Jeneline just want to look at the brighter side of their relationship. At isa na rito ang pagiging close na umano ng kanilang mga anak na sina Alex Jazz at Calix. Once pa lang naman sila nagkikita. Kasi nung nagpagawa ako ng playground, ayun, nagpunta sila sa house, yung gano'n lang, laro-laro. Nakakatuwa na may kalaro si AJ, ganyan. At least na-meet na na si Calix. Enjoy naman sila. Part na yun ng pamilya ko, part na si AJ ng pamilya niya. So, alam mo yun, masaya ako na nagkakasundo sila, gano'n. I feel so blessed and I'm happy. Pakiramdam ko kompleto na ako ngayon at wala na akong mahihiling pa. Siyempre, masarap yung feeling, lalo na, masarap naman talaga ng feeling, lahat tayo, di ba? Pag minamahal tayo at nagmamahal tayo, iba yung pakiramdam. So, sana tuloy-tuloy na. Open naman kami sa isa't isa, so wala pa may problema. Sana wag na magkaroon ng problema, hayaan na lang kami maging masaya. Pero tila malayo pa rin sa happily ever after ang love story na ito ni na Dennis at Jeneline sa pagpasok sa eksena ng Starstruck second prince na si Rocco Nacino. Matatanda ang kamakailan lang ay nabalitang may gusto si Rocco kay Jeneline prior to his inclusion sa cast ng afternoon soap ni Jen at Dennis na gumapang kasalusa. Kaya naman ang magkasama-sama na ang tatlo sa nasabing programa ay di naiiwasang maintriga ang pagseselos umano ni Dennis kay Rocco. Recently lang ay tila naging evident na raw ang namumuong kompetisyon sa pagitan ni Rocco at Dennis dahil sa eksenang ito. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng eksenang sineryoso raw ng dalawang aktor? Ang sagot ni na Dennis at Rocco sa isyong kadikit ng kontrobersyal na suntukang ito, tutukan mo. Opinion Central na po tayo. Before anything else, let's welcome to Showbiz Central, Mr. Butch Francisco. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang linggo. Talaga, it took me a lot of effort para drag myself out of the house. Pero it was worth it. Masarap ang pizza nyo dito. Well, thank you for being here because this is a nationwide issue now. Yes. This fight at maraming scene, issues. This fight scene between Dennis and Rocco. Well, according to a reliable source, Tito Butch, sabi nila na itong fight scene daw talaga ni Rocco at ni Dennis, talagang Dennis was pissed. He was mad na, I think it's because of Jeneline, di ba? What do you think? Hindi kasi itong si Rocco parang naging very vocal na crush niya si Jeneline. Yeah, crush lang si naman Dennis. Siguro, di ba ganun yun? Pag sa lalaki, di ba parang ganun? Pag crush mo yung, hindi naman shot, ayaw, dinidate ko exclusively, yeah. Baka naman na may ganung issue. What is your opinion on this whole mess about Dennis, Jeneline, and now Rocco? Actually, it's not just it's a lot of mess. Okay. Kasi number one, yung issue kung tinotoo ba yung fight scene. One. Two, yung pagkakadeny ni Jeneline kahapon sa Star Talk, which again ngayon na sabing hindi raw pinangalak kay Andre Felix si Alex Jazz. Okay. Which started from here. Daming issue, no? You! Yes! And then now it's you! And now it's me! Okay. So ano nga ang opinion mo, Bot? Yun muna sa fight scene. Sa tingin mo ba, is it in Rocco and in Dennis na totohanin ng isang fight scene on account of Jeneline?
Hindi ko alam kung malabo ang screen nyo dito, pero parang hindi tapayo si NBI eh. Di ba? Parang... It was a showbiz fight scene. Hindi, at saka alam mo, cinematic fight scene. Yeah. At saka yung mga ganyang action sequences, kasi minsan pag bibisita ko si Charge sa set, hindi talaga may iwasan na minsan nagiging physical talaga. Na, saka tumatama talaga minsan. So minsan hindi maiwasan na naging physical because syempre nadadala ka ng emotion because of your character. Now, it's up to Dennis and Rocco to tell us kung itong fight scene na pinag-uusapan na to, tinotohanan ba talaga nila? Hindi, naka-phone pa siya, si Rocco ngayon sa from orthopedic. Okay. Hindi, mamaya sasagutin niya ni Rocco dahil sumalam po siya sa Don't Lie to Me. Okay. Kaya, malalaman din natin yung side niya. So, bilis ang sagot agad. But if there's one thing that we need to talk about at dapat mag-comment tayo, sa palagay po ba ninyo, tatagal ang relasyong Dennis at Jeneline to think na as early as now, ang dami ng sangasangang intriga. Andiyan na yung Patrick, pangalan Andre Felix, at siya pa yung Rocco. I'm sure hindi naman nilang inakalang hindi sila iintrigahin, no? Dahil very visible sila pareho. They're both very high-profile characters here in this showbiz world. So, it's very intrigahin at iintrigahin talaga yan from the very beginning. So, kung hindi sila tumagal, then there's the relationship is not very strong to begin with. But I think, umamin muna sila bago na ito pag-usapan. Sinabi ko na nga po, maraming issue to. Ito ngayon, ang anak na di ba? Okay, for me, this is my opinion. Tama. My opinion on this is leave the drama at home. If you're going through something within your relationship, don't bring it on That's set. So don't strong. Don't bring it to the fight scene. Huwag niyong i-stress ang buong staff and crew ng show. So kung totoo man 'yon, sana hindi na nangyari, 'di ba? Tama. Okay, keep work and personal. Pero, ako isang banda, nakabuti rin naman, 'di ba? Napaganda yung fight scene. But ako, to be honest, gusto ko magtagal si Jeneline at saka si Dennis. Bukod sa pareho mahuhusay na artista. Di ba pareho silang binatang ama? Gusto mo, pero sa tingin mo ba, magtatagal? And not only that, but they look good together. In fairness, diba? Bagay. Mm-hmm. Sa tingin mo nga daw ba, magtatagal? Yun. Diba? Hindi ka makasagot. Ikaw, hirap magsalita. Sila lang nakakaalam. Dito sa history nilang dalawa sa mga exes nila, medyo malabo-labo. Oh, parang yung 2 months mahaba na. Ito yung pinagsalib na puwersa ng dalawang maligaling na tao. Pagdating sa pag-ibig. Okay, di ba? Oh, parang start ko kaya Showbiz Central yan. Tamang-tama. Okay, explosive. Ako, I wanna keep it positive. We're one. Diba? Okay, you're one. With the meantime, they're one. Diba? Okay. Ikaw, Peachy, anything else you wanna say? Ang masasabi ko lang, ang importante, napaganda yung show ng GMA tuwing hapon. Yung kanina, pinakitang video. Oh, sure, actually, yung tapos, fight scene yun. Tapos, kung ano man yung relationship na yung tatlo, sana wag lumala. I mean, maging maayos sana naman. Sana maging harmonious yung set nila. Oh. At hindi yung gumagapang siya. Siro ko na paano palabas. Nalbog sarado. And with that, we'd like to thank you both for Vicky Bello and Flawless. Thank you. Thank you for allowing us to disturb your Sunday. Yes. I know, it was my pleasure. More pizza, please. Sorry, kasi kaabok yung nasa Star Talk.